Mitsubishi Mirage, semangka box, semangka sir. Merong tumutunog dito sa bandang harap, kaliwa. Yun o. Parang umuumpog. Parang kulog. Kulog. Malamang hindi masyadong magip sa ating video. Pero andito siya sa bandang driver side. Kang hindi makuha. I-check pa po namin kasi maraming pwedeng dahilan ng ingay dito. Pwedeng transmission support. Pwede ding shock mounting. Pangatlo, brake caliper pwede din. Rack and pinion. Isa pa sa dahilan yan. Kaya titingnan pa namin mga sir. Halos pares-pares lang yung ano niya eh, yung dating ng kanyang ingay. Parang klug-klug, gumagano. Subukan natin kuha na ng video dito sa ano. Tapakan. Testing na po tayo ulit. Ang pinalitan po namin dito, shock absorber mga sir. Papakita ko na lang po sa inyo mamaya pagbalik namin sa pwesto yung tinanggal namin na luma. Bali, chinek po natin yung caliper, sliding pin bushing, yung transmission support, rack and pinion, okay naman. Pero pag baklas natin dun sa kanyang shock, meron po tayong nakita, meron pong kalug. Testing mo dyan sa tulay. Iba talaga yung tunog pag kami ng mirrors na. Wala na. Ano sir, wala na yung tunog? Wala na sir. Papakita ko sa iyo yung naging problema sir. Halika sir, papakita ko sir. Papakita ko lang yung lumang shock mo sir. Sir, oh. Sir. Alugin mo sir. Pag ganun sir, pag ganun. Yun. Malog na. Yan oh. Yan, yung driver side na shock absorber may kalog. Yan oh, medyo malakas. Ito sir, tinan mo sir. Napakakunti lang sir.
Doon, di ba? Kunting-kunti ito, may malakas kahit. Ito sa kaliwasin, no? Oh, kahit ano lang po ito, kahit dalawang daliri lang pangkalog meron na. Ito po yung dahilan ng lagutok sa absorber. Kaya ipacheck po ninyo ng maigi kasi maraming dahilan ng lagutok sa mirage. Yung sinabi ko po kanina, caliper, rocket pinion, shock mounting, shock absorber, ito na yon. Tapos minsan sa mga ano, sa mga stabilizer clamp bushing. Maraming salamat po sa inyo mga sir. Sir, thank you sir. Yeah, thank you sir.